Gawad, magandang araw po. Kasama ko si Gina ngayon. Nag-away naman po kasi sila mag-asawa kanina. Naku, salamat naman na tinulungan mo siyang pumunta rito, Aling Celia. Sige, maupo muna kayo rito. Kagawad, ako uuwi na muna at walang bantay sa tindahan ko. May delivery pa naman ngayon ako ng paninda. Sige po, Aling Celia. Ako na po muna ang bahala kay Gina. Idadaan ko na rin po siya pabalik sa inyo at may sadya rin naman ako sa lugar niyo. Gina, ako nga pala si Kagawad Luisa at ako rin ang naitalaga bilang Barangay Valdez ng Barangay Maliwanag. Gusto mo ba ng maiinom muna? Hindi na po, Kagawad. Salamat po. Ikaw ang masusunod, Gina. O bago tayo magsimula, gusto kong malaman mo na ire-record ko ang usapan natin at gagawan ko ito ng report para sa file ng barangay. Okay lang ba sa iyo? Okay lang po, Kagawad. Naiintindihan ko po. Salamat naman. Huwag kang mag-alala. Confidential naman ang files dito sa Barangay Valdez at hindi ito basta ibibigay sa iba nang wala kang consent. Sige, ano yung buong pangalan mo? Sabihin mo sa akin kung okay lang. Ano ba ang nangyari? Galing po kasi ako kanina sa paglalabada. Pag-uwi ko po, bigla na lang nagalit si Edgar. Sabi niya, wag na daw akong magtrabaho. Sa bahay na lang daw ako at mag-alaga ng mga anak namin. Para wala na daw akong pagkakitaan at baka gamitin ko pa daw sa kung ano-ano ang pera. Nako, yan ang tinatawag nating economic violence, Gina. Ito yung pang-aabuso sa pinansyal na aspeto. Ito yung pinipigilang magtrabaho ang isang babae upang maging dependent sa kanyang asawa o karelasyon. Ganun po ba? Madalas niya rin po akong minumura at tinatawag na tanga at bobo. Kahit po maraming tao ang nakakarinig, pakiramdam ko po ang liit-liit ang pagkatao ko dahil yun ang pinagdidiinan niya sa akin at pinagkakalat sa ibang tao. Naku, nakakalungkot naman. Nararanasan mo rin pala ang psychological violence. Ito yung sinasabing mental at emotional torture. Kasama dyan ang humiliation o pamamahiya sa babae sa harap ng ibang tao, pangiinsulto, pagbabanta na magpapakamatay, stalking, paninira ng gamit at mga pag-aari na mahalaga sa biktima at pananakit sa mga mahal nito sa buhay. Pero natatakot po kasi talaga akong magsumbong dahil inaalala ko po ang mga anak ko. Nagpanta na rin po kasi si Edgar na kapag nagsumbong ako, idadamay niya ang mga anak namin. Ganyan din po sinasabi niya sa akin kapag ayaw ko siya sipingan. Teka, sukop yan ang sexual violence ha? Kabilang dyan ang rape, sexual harassment at iba pang sexual na pang-aabuso. Pati na rin ang pagtatangka sa mga anak nyo. Naiintindihan ko ang takot mo at nagpapasalamat ako na nagkaroon ka ng lakas ng loob ngayon. Salamat na rin sa pagkumbinsi sa iyo ni Aling Celia. Di ko na rin po kasi matiis at natatakot din po ako sa magiging resulta kung magpapatuloy pa ang pang-aabuso niya sa aming mag-iina. O tama ang desisyon mo na humingi na ng tulong, Gina. Huwag kang mag-alala. Narito kami para alalayan at gabayan ka. Maraming salamat po. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sa ngayon, dapat muna tayong pumunta sa Women and Children's Protection Unit ng DOH para mabigyan ka ng medical na atensyon dahil dyan sa mga pasamo na kitang sariwa pa. Sasangguni rin tayo sa Women and Children's Protection Desk ng PNP para sa bladder. Kung pagkatapos ng proseso o makapag-desisyon ka na magsampa ng kaso laban kay Edgar, pwede tayong dumulog sa public attorney's office. Pero Kagawad, paano po kung malaman ni Edgar na nag-report ako tapos gumanti siya sa aming mag-iina? Tiyak na mas matinding pananakit ang gagawin niya dahil sa galit. Maaari ka naman mag-file para makapag-issue ang ating barangay ng Barangay Protection Order kung saan pagbabawalan po si Edgar na lumapit sa inyo. Sa ganong paraan, maiiwasan na maulit pa ang pang-aabuso habang umuusad ang kaso.
Maraming salamat, Kagawad. Sana po ito na ang simula ng bagong buhay para sa aming mag-iina.